Okay, good evening everyone, and please open your Bibles sa 1 Peter chapter 1. So far, tinina natin itong 1 Peter, and dito na tayo sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 9. Peter, 1 Peter chapter 1 verses 6 to 9. Verse 6. In all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. They have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Praise God for his word. Dito po sa ating binasa, ito ay continuation sa ating tiningnan last Wednesday sa verses 3 to 5. Kung saan tayo ay ipinanganak muli dahil sa ating Panginoong Jesus na siyang nabuhay mula sa libingan. Siyang nagligtas sa atin at sa pangakong tinupad na ng ating Panginoong Kristo sa kanyang unang pagparito sa atin. So, kumbaga secure na yung ating kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesus, at yan yung katayuan natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Ngunit sa mga Kristiyano, hinahintulutan din ng Diyos yung mga pagsubok na dumarating sa atin, at yun ay nagpapatibay din sa ating pananampalataya. At yan ang tema ni Peter dito sa verses 6 to 9. So here, verse 6 emphasizes the joy of believers in the midst of sufferings or suffering. And yung salitang in this can be translated in which circumstances or for that reason. And the phrase most likely reaches back to the entire content sa ating binasa sa nung tinina natin last Wednesday sa verses 3 to 5. Focusing on yung pag-asa natin sa hinaharap sa mga mananampalataya sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So we rejoice now because of the inheritance that most certainly awaits us. So yung inheritance na ito ay ito yung kaligtasan, ito yung pangako ng Diyos. In fact, yung inheritance binanggit yung land, pinangako sa ni Yahweh kay Abraham, then eventually ito'y natupad sa yung land of Canaan. Ngunit yung spiritual promise ng Panginoong Diyos, yung inheritance, which is the New Jerusalem. And yan yung naranasan natin na dumating sa katauhan ng Panginoong Jesus. He introduces the way of salvation and ang paraan upang tayo maligtas sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Yun yung binanggit ni Peter sa verse 4. And yung inheritance na yan, naranasan na natin because of our identity with Christ or union with Christ, tayo kabilang na kay Jesus. Ngunit ito'y lulubusin sa new heaven and new earth sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So there is what we call the already of our inheritance, and there is also the not yet sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa mga Kristiyano, kahit na dumaranas tayo ng mga pagsubok, we rejoice despite suffering because we know it will not persist forever. So yung suffering na ating dinaranas sa kasalukuyan, ito'y pansamantala, momentary and very light as compared doon sa darating na kaluwalhatian sa bagong langit at bagong lupa. At yung ginamit ni Pedro dito sa verse 6 ay for a while or a little while or for a short time. Hence when Peter says
for a little while or a short time, he is not promising that suffering on this earth will be brief. So may mga tayo ay kumbaga mula nung first century hanggang sa kasalukuyan 21st century, mahaba-haba na yung dinaranas ng mga Kristiyano sa iba't ibang henerasyon. Patuloy pa rin yung suffering. Lahat ng ito ay pinahintulutan ng Diyos. At hindi tayo, hindi na surprise ang Diyos sa mga pagsubok na ito. Na yes, we are in this world and we are in this evil age. We are affected by sin, even our emotion, and yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, sila ay kinasangkapan ng kaaway upang tayo usigin, upang tayo siraan, o di kaya ay patayin. Lahat ng ito ay nangyayari sa mga mananampalataya. Nangyari nga sa mga apostles, mangyayari din ito inevitably sa ating mga Kristiyano sa kasalukuyan. Marami mga missionaries sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng mundo ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit sila nagpapatuloy dahil yung kanilang pagtitiwala at ating pananampalataya ay nakabase sa kasaysayan na minsan pa si Jesus namatay sa krus at muling nabuhay. Siya ang Panginoon, siya ang Mesiyas, siya ang pag-asa ng bawat mananampalataya. So yan ang binigang diin ni Pedro dito na dumaranas tayo ng mga pagsubok. Sa katunayan, si Pablo ay kagaya ni Pedro, sinabi na sa Philippians 1:21, at maganda pag-isalin sa Tagalog yon. Ang sabi ni Pablo, hindi lang pananampalataya ang ipinagkaloob sa atin, sabihin yung pananampalataya kaloob ng Diyos, kundi pagtitiis din naman. So pati yung suffering ay kaloob din ng Diyos, kaakibat ng pananampalataya. So isipin natin na even suffering ay kaloob din ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na tayo dumaranas upang lalo tayong magtiwala sa Kanya. So in other words, yun ay kalooban ng Diyos sa mga mananampalataya. Now, the New Testament regularly sees sufferings as the road believers must travel to enter into God's kingdom. For example, sa Acts 14 verse 22, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. So maging mga disipulo ng ating Panginoong Jesus, realistic sila, hindi sila idealistic na pagka ikaw ay niligtas na ng Diyos, ikay may kaligtasan na, ay wala nang suffering, health and wealth, kumbaga makakaranas ka ng riches and wellness. Hindi po yan totoo sa sitwasyon ng mga apostles nung first century. Sila ay dumaranas ng pagsubok at yun yung paglalarawan sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Tayo dumaranas ng hardships, na kapighatian, kahirapan dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus. So we should not deduce from this that sufferings are somehow enjoyable or that a specific reason should be assigned to each suffering, nor should we minimize the evil actions of others in inflicting suffering. So dalawang dapat nating iwasan. Hindi po enjoyable yung suffering na ating nararanasan. Sabihin, we groan. Ninanais natin na malampasan natin ito. No, ako'y nagkaroon ng karamdaman, ang aking desire na, O Panginoon, come Lord Jesus. So yun yung desire mo na hindi ka natutuwa sa dinaranas mo, but in spite of that suffering, we rejoice because we have salvation and our salvation is certain, secured in the Lord Jesus Christ. So yan ang makikita natin. But at the same time, nor we should minimize the evil actions of others in inflicting suffering. Sabihin, yung ginagawa ng mga masasama na tayo ay inuusig. For example, sa Myanmar, dahil sa minority ang mga Christians doon, sila ay inuusig sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesus at sila ay kinukulong. So matindi yung pagsubok
wag nating mamaliitin yung ginagawa ng kaaway. Napakatindi yung physical torture na ginagawa nila sa atin. So, in other words, we are not masochist na, oh, hit me, I love the pain. Hindi po ganyan ang Kristiyano. We groan, we long for the second coming of Christ as much as possible. Hindi sana natin mararanasan yung suffering, but inevitable sa mga Kristiyano, mararanasan natin. And anumang shape ng suffering na yan, yan man ay physical or di kaya ay out yung pagsubok na dulot ng pag-uusig ng mga hindi mananampalataya o even within the church na yung mga kasama mo sa iglesia na kung saan ay minsan ikaw ay sinusubok at sinusubok ang iyong pananampalataya. At yan ay nakakalungkot sa even sa ministry na kung saan maraming mga balakid. And yung bagay, mga bagay na yun ay sa kabilang banda is a form of suffering. And yan ay dapat maging maingat tayo na ang goal natin as a church, tayo nagkakaisa, wala namang competition sa ministry. At the end of the day, ang ating tinataas ay ang Panginoong Jesus. Sana hindi tayo magiging kasangkapan ng kaaway to torture our fellow Christians for the sake of self-aggrandizement or of manship sa gusto nating itaas ang ating sarili sa iba. Ang pinagkaloob sa ating ministeryo ay ito'y kaloob ng Diyos sa atin at ang purpose nito ay para sa kanyang kaluhalatian. So lahat ng ito ay nakita ko yan sa isang iglesia na aking pinanggalingan noon. May mga ilang mga mananampalataya, professing faith, Christians, and yet sila yung nagiging balakid sa ministeryo. Sila yung nagpapabagal sa paglago ng iglesia. Sila yung laging kumukontra doon sa paglaganap ng mabuting balita, but they themselves have no desire to be involved in the ministry. And yan po ang malungkot sa ganong sitwasyon. Maraming mga pangyayaring ganyan. But here, makikita natin yung sufferings ay yan ay sinusubok yung ating katatagan o yung the genuineness of our faith, revealing whether faith is authentic. So dito na nasusubok kung yung pananampalataya ay totoo. Nabanggit ko na sa inyo yung aking kasamahan namin sa iglesia noon, namatay yung kanyang kapatid o kababatang kapatid, nahulog nung sila'y gumawa ng gutter at naunang ulo at on the spot namatay. Pero yung guy na yon ay siya yung unang na-convert at naging parang siya yung unang naging nag-profess ng pananampalataya kaysa sa amin. Pero later on, napapatunayan na hindi pala totoo yung kanyang pananampalataya dahil sinisi na yung Panginoon sa kanyang pagsubok. So yung pagsubok ay nagpapalayo sa kanya sa Panginoon. Maring yung kanyang pananampalataya ay hindi totoong pananampalataya. So mayroong tinatawag na spurious faith and may tinatawag na saving faith. So spurious faith yung sa kanya dahil hanggang ngayon pagkakalam ko ay tumalikod na talaga siya sa Panginoon. Hindi na siya naglilingkod. At lagi niyang sinisisi ang Panginoon bakit pa kinuha yung kanyang kapatid. So sa mga pagsubok na yan, pinahintulutan ng Diyos lalo sa mga mananampalataya. Now if faith proves to be real, the believer will receive praise, glory and honor when Jesus Christ returns. So genuine faith leads to faithfulness. Those who truly believe will persist in their faith, continuing to trust in God when difficulties occur. So anuman ang kahirapan na darating sa atin, nung nalaman ko na mayroon kong karamdaman, ako yung nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ko, thank you Lord na since nung ako ipinanganak at hanggang sa oras na ito, since my birth hanggang ngayon na ako'y mabot ng 42 years old, isinustain niyo aking buhay at binigyan niyo pa ako ng pamilya. Napakadaking
bagay na ako'y magpapasalamat sa inyo. So hindi pumasok sa isip ko na sisihin ko ang Diyos. Ako'y naglilingkod sa Kanya, bakit binigyan niya ako ng cancer? So minsan, pag dumarating mga pagsubok, ay doon gusto nating ipangharap sa Diyos yung ating ginagawa sa Kanya. At ating parabang nakalimutan ng Diyos, nakaligtaan ng Diyos, na ikaw ay matapat na lingkod niya, ngunit dumaranas ng paghihirap. Tanda natin na mga unang Kristiyano, mga apostoles mismo ng ating Panginoong Hesus, dumaranas din, matindi pa ang kanilang dinaranas kaysa sa atin sa kasalukuyan. So, authentic faith is contrasted to and compared with gold. And the words more valuable than gold, which is perishable. And here Peter reminds believers again that the test may be intense and stringent. Sabihin, matindi. At talagang matinding mga pagsubok na ito na damarana sa atin. Hindi to light, hindi to kumbaga mani-manil o kumbaga mani-mani lang sa atin. Ito'y matindi mga pagsubok at talagang in-stretch yung pananampalatayan natin. At iyan ang larawan sa mga mananampalataya since we are in exiles, kagaya ng mga Israelita sa Old Testament, even believers in the New, we are still exiles because we are, kumbaga, itong ating imundong ito, hindi ito ating tahanan. Yun ang sinabi ng Philippians chapter 3. Tayo naghihintay sa bagong langit at bagong lupa. At yan din ang description ni Peter. We are sojourners in this world. So tayo pansamantala lamang, tayo ay naglalakbay sa mundong ito. At ang ating destination ay sa bagong langit at bagong lupa. So here the focus is on the value of genuine faith in God's sight on the day of judgment. And the reward reveals that believers have been transformed by God's grace, in that we find joy in God in the midst of our pain. So yan po ang makikita natin. So verse 8 features the love, faith, and joy of believers while they live as exiles. So tayo ay nanatili pa rin exiles sa mundong ito. Hindi ito ang tahanan natin, kagaya ng binanggit ko kanina. So everyone will see Christ in the future, and yet the readers of the letter had never seen him. So hindi nila nakikita ang Panginoong Hesus. Ngunit sila nagtitiwala sa Panginoon, sila nagagalak, sila naglilingkod sa Diyos. And sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaranas. And for Peter, they're filled with love for Jesus Christ. He is precious and lovely to them. Ganun din sa atin. The believers have never seen the Lord Jesus, nor do we see Him now. Nevertheless, we believe in Him. Believing is not based on seeing. Minsan, sinasabi natin, to see is to believe. Anong sabi ni Jesus mismo? Sa John chapter 20, verse 29, blessed are those who have not seen and yet have believed. So mapalad daw yung mga taong hindi nakita in person sa ating Panginoon Jesus, ngunit sila'y nagtitiwala. Yun ang ating pananampalataya sa kasalukuyan. Seeing will become a reality at the revelation of Jesus Christ. In the meantime, the Christian life is marked by believing. So those who truly believe are also faithful, but faithfulness is invariably the result of faith. So in other words, dahil meron kang totoong pananampalataya, at yung pananampalataya according to Ephesians chapter 2, 8 and 9, kaloob din ng ating Panginoong Hesus. So binanggit ni Pedro yung rejoice, we rejoice and exult in Jesus Christ even though we do not see Him now. The joy here, the joy believers experience is a taste of heaven, an anticipation of the end because it is indescribable and glorious. So Peter's main point is clear. Believers who suffer are not dashed to the ground by our troubles. Hindi tayo parang babagsak doon lang dahil sa mga pagsubok
ang ating pananampalataya ay man magniningning sa kabila ng pagsubok kagaya ng ginto na lililinis hanggang iyan ay maging puro ginto. At yung mga pagsubok na yan ay pinahintulutan ng Diyos upang lalong magniningning ang ating pananampalataya sa Kanya at sa mga tao na nakita sa atin. So we love Jesus Christ and rejoice in Him, even though we have never seen Him and do not see Him now. Our lives are characterized by a hope that fills the present with love and joy. So tayo patuloy na nagmamahal at may kagalakan sa ating Panginoon. Yan ang description ng isang mananampalataya. Hindi tayo mahilig sa controversy. Hindi tayo mga tao ngayon naghahanap ng controversy at pag-uusapan mga controversial topic. Eh tayo, gusto natin yung love and joy. Ngunit sa katotohanan, nakatayo sa katotohanan. Kaya sana sa ating mga Kristiyano ay mas pinapakinggan natin yung salita ng Diyos kaysa mga post ngayon ng mga candidates, kung sino man ang inyong kandidato, at mas excited kayo sa kanila kaysa sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos sa atin. Kaya dapat tayong magpapasalamat lagi sa Diyos. Huwag sana tayong matabunan sa mga naranasan natin sa kasalukuyan at mga pinagdadaanan natin. At yung mga bagay na mga maliliit ay na-highlight natin at gusto natin na mag-magnify. Ngunit kaligtaan natin na mayroon pang dakila doon ay yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. At doon tayong mag-focus lagi. Dapat tayong magpapasalamat sa Diyos. Dapat sa pagising natin tuwing umaga at sa pagtulog natin ngayong gabi, ay dapat magpapasalamat ka lagi sa Diyos na ikaw ay niligtas niya, na ikaw ay binago niya dahil kay Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. And in conclusion, sa 2 Corinthians 4:16, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 2 Corinthians 4:16-18. Praise God. Back to you, Brother Ryan.